Welcome to my channel. Alright, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano po gumawa ng sariling teams, bumuo ng semi-full teams or full teams. Alright, so ang mga kailangan natin dito is ito yung mga apps na gagamitin nyo sa pag-edit ng teams. Ito, una itong Pinterest. I-download nyo lang sa Play Store. Ito kasi gagamitin nyo lang yan kapag may kukunin kayong mga wallpaper or mga icon. Diyan nyo isi-search kung anong icon or wallpaper na gagamitin nyo. Diyan kayo pwede kumuha ng idea or mga malapit dun sa teams na bubuuin nyo. Yan, diyan pwede kayo kumuha ng mga wallpaper diyan. Alright. Next natin dito is itong 9 Patch Editor. Itong 9 Patch Editor, ma-download nyo rin niya sa Play Store. Kailangan na kailangan nyo rin to. Kasi yung 9 Patch Editor, ginagamit yan dito sa pagka-patch ng... Ayan, ito yung search, yung mga border na yan. Yung search bar na yan. Diyan yung magagamit yan. Pati itong wallpaper nito sa Vivo kasi to. Kailangan kasi, pinapatch kasi to. Hindi siya gagana kapag hindi siya nakapatch. Meron din ako niyan tutorial kung paano siya ginagamit. Alright, and then next natin is itong Pixelab. So itong Pixelab, dito pwede kayong mag-edit ng icon, ng wallpaper, ng border, lahat pwede niyong i-edit dito. Bali, explore niyo lang kung paano siya ginagamit. Pwede rin kayong mag-type ng mga letters dito. Yan, pwede kayong mag-edit ng mga... Yan, katulad ng ginagawa ko na to, ito yung sa border na to. Karamihan dyan, ini-edit lang yan sa Pixelab. Pwede kayong maglagay ng mga... Yan, kunyari yan. Tapos pipili lang kayo dito ng mga font. Ayan, may mga font naman yan. Pwede rin kayong mag-upload ng sarili nyo font, yung design yung font. So, ayan yung mga design ng font. Pwede nyo palitan siya ng kulay. So ayan yung gamit ng Pixelab. And then Pixelab talaga ang pinaka-importante dito sa lahat kasi diyan talaga maganda mag-edit tsaka mabilis mag-edit ng icon at tsaka ng mga wallpaper. Alright, next natin is itong ihuli natin itong Aespal Explorer. Itong Abyss Paint. Abyss Paint pwede nyo rin gamitin sa edit ng icon. Pwede kayo mag-emboss dyan. Magdagdag ng kulay dun sa icon na kung gusto nyo yung design. Mas maganda rin yan sa emboss talaga. Maganda gamitin yung Abyss Paint. Pag-aralan nyo na lang kasi hindi naman ganun din kahirap pag-aralan yan. Lahat naman yan pag-aaralan nyo. Kung gusto nyo talaga makabuo ng sarili nyo teams. And then next natin is itong Super Widgets Pro. Itong Super Widgets Pro, pinagamit ko lang to sa pagkuha ng code. Ito, yung color code. Kunyari, ito blue. Ayan yung magiging code niyan, ito. Yan yung mga code na yan. Ginagamit yan dito sa XML ng mga ng teams. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito muna, papaliwanag ko muna to. Itong Super Widgets, yun nga, dyan ka kukuha ng kulay, ng code. Pwede rin kayo mag-paste dyan ng mga code na gusto nyo. Ayan o, pag pinalitan nyo siya, nagbabago yung kulay niya. Ayan. Zero. Ayan, nagiging nagbabago. Pwede nyo rin siya mag-view dyan kung anong kulay yung code na yon para makita nyo kung saan yun nakalagay at saka kung anong kulay yun. Alright. Ito yung importante dito, yung Aespal Explorer. So, Aespal Explorer, bubuksan natin siya. So, ito yung gamit ko ngayon. So, ito yung version niya. Yung 4.2.1.9. So, ayan yung gamit kong version na Aespal Explorer. Dito ako nag-i-edit ng themes. So, ganito yun. Kunyari, nag-download kayo ng themes. Kunyari, ito yung na-download nyo. So, ito ang pinakamagandang idea at saka pinakamabilis. Para makabuo kayo ng isang teams, kailangan meron kayong base na teams na gagamitin. Pwede kayong bumili sa mga paid teams. Tapos, yun ang gagamitin yung base. Katulad sa channel ko, maraming mga teams doon na
halos full teams na yung iba ron. Konti na lang yung idaragdag base dun sa unit nyo. Kunyari A11 may mga kulang, pwede nyo rin itanong sa iba kung, o sa group or sa akin, kung ano yung mga kulang dun na pwede natin idagdag dun sa module na yung paglalagay niya. Kunyari itong AXPL Explorer na to, nag-download ako ng teams ito, kunyari ito. Pag naka-edit yan, i-rename nyo lang siya ng .zip sa dulo. Tapos, i-hold nyo siyang ganyan, more. Yan, i-hold nyo siya, tapos more. And then, dalawa. I-extract nyo, para mabuksan nyo yung teams na yan. Alright, so ito na yon, ito na yung teams na yung pag nabuksan nyo, ito yon. Ito yung mga module niya, yung mga file niya sa loob ng teams. Kung gusto nyo talagang full teams yan, lahat yan, kailangan meron yan. Meron yang mga ganyan, yung mga pangalan ng mga file na yan. Kung base dun sa apps na pinapasok nyo. Like for example dito, sa notification panel. So ito yung notification panel. Bali, makikita yung notification panel is dito sa system mo. I-edit nyo yung laman yan. So ganito, para gusto nyo malaman na full teams yung isang teams na na-download nyo, i-apply nyo muna siya. Tapos isa-isahin yung tignan kung ano yung mga kulang at ano yung wala. Yun yung pwede yung i-edit. Like for example, itong mga icon na maliliit na yan, pwede nyo makita yan dun. Kapag in-apply nyo yung teams na walang ganyan, pwede nyo lagyan. Katulad nito sa contact, yan yung mga ganyan. Tapos yung mga ganito, yan yung mga dialogue na yan. Yan. Pwede nyo makita yan doon sa loob ng teams. Sa teams lang lahat yun makikita sa loob ng teams. So ayan yung dialer nya. Yari yan. Oh. Yan yung mga ganyan. Doon lang sa loob ng teams yan makikita. So paano nga ba makikita yung ganyan doon sa loob ng teams? Alright. Isa-isahin nyo ito. Kunyari itong calculator, bubuksan yan, i-edit nyo. Titingnan nyo muna yung calculator nito. Kung nasaan yung calculator. So, ang calculator is ito. Kunyari yan, edited na siya. Full, team, full na yung calculator niya. Kung gusto nyo i-edit yan, baguhin yung design, makikita nyo rito sa loob ng file ng calculator. I-rename nyo lang siya. Lalagyan nyo lang siya ng .zip. Kaya mas maganda talaga kung may base team na kayo para yun yung magiging guide nyo. Tapos i-extract nyo lang siya para makita nyo yung laman. So dahil naka-apply na siya, so ayan yung mga laman niya sa calculator. Kung gusto nyo baguhin yan, i-hold nyo lang siya, tapos titingnan nyo lang yung properties niya. So makikita nyo yung sukat dito ng resolution is 262222. So yun din yung gagawin yung sukat doon sa PixelLab pag nag-edit kayo. Sa PixelLab, ilalagay nyo lang din yung size dito. Delete natin ito. Yan, kunyari ito, i-click nyo lang yung pang-apat, tapos lalagay nyo yung size dyan. Yan. 262222. So, ayan yung size. Paano natin malalaman kung gano'ng kalaki yun? So, ganito yun. I-hold nyo siya, tapos i-copy nyo siya. I-save nyo muna siya sa download. And then, pupunta kayo ng PixelLab, i-click nyo itong pang-apat, ay pangatlo, then i-import nyo yun. So, i-import nyo yan. Ayan, tapos relative position, lalakihan nyo siyang ganyan. Isakto nyo lang doon sa frame nya. So, ilalak nyo siyang ganyan. So, ayan na yung magiging guide nyo. Kung gagawa kayo ng design, kunyari bilog, so, itatama nyo lang doon sa laki nung icon na yun. Yun sa likod. So, ayan, isi-center nyo lang siya. So, ayan yung susundan yung guide. Pwede nyo lang i-delete yan. Ngayon, kayo nang bahala gumawa na ng discarder ito kung anong gusto nyong kulay or design. Tapos pwede nyo rin siyang i-emboss. So, ayan. 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 Ganyan yung paggamit ng PixelLab tsaka itong mga module na to sa loob ng file. So, ganun lang dun. Ganun lang yun. Siguro, practicing nyo muna yung pag-compress at saka pag-extract ng teams para alam nyo kung paano siya binubuksan at saka kung paano rin siya sinasara. Meron tayong mga tutorial dyan na kung paano
mag-apply team ng Teams, makikita niyo doon kung paano binubuksan yung isang Teams at sinasara. At saka paglalagay ng mga code, meron din ako mga tutorial diyan. Alright, so kunyari gagawa kayo ng Teams na kunyari sabihin natin Winnie the Pooh. So, ang gagawin nyo muna, itong icon. Magsimula kayo dito sa icon. Gagawa kayo ng design nyo, sarili nyong icon na base dun sa Teams na bubuuin nyo. Yan, kukopyahin nyo lang naman itong mga file name niya. Ililipat nyo lang dun kung base dun sa icon na ginawa nyo. Kunyari, ang ginawa nyo is lock screen. Itong lock screen 3 na to. Ikakopy nyo lang yan. I-rename nyo lang, ikakopy nyo lang din itong lahat yan. Lahat ito, ikakopy nyo. Dun sa in-edit nyo, isa-isa nyong ipapalit yan yung pangalan. Dun sa in-edit nyo, kunyari, nag-edit kayo nito, lock screen, calculator, yan, ililipat nyo lang yung file name dun sa in-edit nyo. Dito makikita yung pag nag-edit kayo, i-slide nyo lang naman to eh, para mabilis kayo mga pasok din sa kabilang part. Napupunta yun sa Pixelab yung mga in-edit nyo. Kunyari, ito, calculator, so ito yung calculator. I-slide nyo lang siyang ganyan, hanapin nyo yung calculator dito, i-rename nyo lang yan, kunin nyo lahat, and then ikakopy nyo, ipipaste nyo siya rito. Rename nyo, edit, and then paste. So, ayan yung, ito na yung magiging calculator nyo. I-move nyo na, pagtapos nyo ma-rename lahat, ikakat nyo lang siya, then ipipaste nyo siya dito sa kabila. Para mapatungan nyo itong calculator na ito sa kabila. Alright? So, ganyan lang siya kabilis magpalit ng file name dito sa icon. And then, next natin is yung launcher. So, ang launcher, itong mga icon BG na to, saan nga ba makikita yung icon BG na to, tsaka itong folder na to? So, ang icon BG, 1 to 5, ay 1 to 7 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na words yan. Itong folder na icon folder, ito po yan. Ayan. Yan yung icon folder. Kopyahin nyo lang yung base doon ng base na icon dito. Ito, katulad ng sinabi ko kanina, i-guide, para maging guide niyan. Yan. So, para maging sakto siya dito sa mga icon na maliliit sa loob. Pag binuksan niyo siyang ganyan, sakto siya. Tapos yung itong icon BG na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito naman yan. Yung mga nakalagay dito na, ito, yung frame na to, na parang border nito sa mga apps. Kasi ito, hindi edited to. Ito yung mga apps na dinownload mo sa Play Store. Magkakaroon sila ng sarili niyang border icon. Hindi katulad na itong ito. Kasi itong mga to, icon kasi talaga to. Kumbaga ito yan, yung na-edit mo na yan na icon, ito. Yan yung mga yon. Alright, pagkatapos naman yan is wallpaper. Ito yung wallpaper, ito rin yung file name na gagamitin nyo. Ang wallpaper is, i-edit nyo din yan. Kung gusto, saan yung gusto nyo mag-edit sa Pixelab or sa PixArt, pwede rin. Kasi mano-mano kasi ako gumawa ng wallpaper. Pwede rin naman kayo kumuha ng mga wallpaper sa Pinterest or sa ibang mga app site na pwede, kung nakadepende sa bubuhin yung Teams. Kahit saan kayo pwede kumuha. Basta kompleto yung yung pagkukuha nyo ng mga wallpaper. I-edit nyo lang doon. And then, nakalimutan ko pala sabihin kanina yung ito, yung background eraser. Kailangan nyo rin pala to. Ito yung background eraser na to. Is pangbura to ng mga kunyari may buburahin kayo dun sa isang wallpaper. Like for example ito, buburahin natin. So ito, importante to, mas mabilis kasi ito magbura. So ayan pwede natin itong burahin. Tapos pwede kayo mag-manual dito, ayun yung manual yung buburahin. Lilinisin yung gagamitin nyo lang yung icon na maliit. Tapos kanyari ito, i-re-repair nyo lang siya para bumalik siya sa dati. Yan, pipinahan nyo lang din to, ito. Pag-aralan nyo lang din kung paano ginagamit ito. Madali lang naman to erase at pambura lang naman yan ng background. Tsaka ng mga, kung gusto nyo linisin yung isang icon na ganito, ito gagamitin nyo. Bago nyo sa i-edit sa Pixelab para maisama sa dun sa icon or sa mga border na paglalagay nyo, kailangan linisin nyo muna siya ng maigi. Ayan, linisin nyo lang yan, madali naman ito gamitin, hindi naman ito gaano mahirap. So ayan yung paggamit ng eraser. Ayan nga pala, nakalimutan ko rin pala yan. Alright, so dito na tayo ngayon sa mga module niya. Ito yung mga file ng mga Teams. Ito yung clock.
So ang clock, ito yan yung clock. Hahanapin nyo yung clock dito. Tingnan nyo kung buo siya, kung kompleto ba siya. Yan. Yan, katulad niyang kulang. Kulang yung logo dito sa may clock niya. Wala yung design. Kasi hindi ko pa nalalagyan yun. Kasi updated na tong clock ko. So ayan yung clock. Bali, i-apply nyo muna talaga yung Teams bago nyo buksan yung file niya para makita nyo kung saan location yun. Alright, so kunyari ito. Dito sa Vivo tayo mag magbubukas ng ano. Yan, bubuksan natin 'to. Dito kasi may ang laman kasi nito, halos marami kasi ang laman nito. Ito yung pangalawa sa pinakamaraming ini-edit, yung Vivo at saka yung ito. Ito yung pangalawa, yung COM Android system, may marami din laman kasi yan. So ang Vivo dito, makikita niyo yung wallpaper dito, apat 'yon sa dulo. Ito yung apat na nasa pinakailalim. Yan yung apat na to, ito. Ito yan, makikita niyo rito yan sa message. Yan, yan yung wallpaper na to, ito. Tapos binuksan niyo yung message, so ito, ibang wallpaper din yan. Bali ang kasamahan niyan is itong clock ay itong contact dito, iisang wallpaper lang yan, tsaka yung dialer. Yan, sakop niya lahat ng Vivo yan. Kasama niya yung settings. So ito yung settings niya. Yan yung wallpaper niya, ito yun. Kaya i-apply nyo muna yung isang Teams bago nyo i-edit para makita nyo kung ano yung mga kulang tsaka kung ano yung mga ilalitag nyo. So ayan yun. Alright, so yung sinasabi ko kaninang ito kung saan ginagamit itong Software Widgets Pro, ginagamit ko yun sa kulay, di ba? So edit yan sa mga team values. Ayan yung mga kulay ng mga ito, katulad nito. Yan yung mga kulay ng title, itong title na to, itong nasa taas. Yan. Ito kasi yung mga kulay ng title, itong mga text kasi na to, itong mga to. Sa ano yung makikita? Sa SMS naman yan. Dito naman yan makikita sa SMS, sa kabila. Dito. Yan, dito naman makikita yan. Kasi doon naka, yun yung designated area niya. Para mabago mo yung font niya, yung kulay. So sa Vivo, ito yung XML. Kaya yung Super Widgets Pro, ganito yung ginagamit yun. Kunyari, itong title na to, paano natin malalaman yung kulay na to, kung anong kulay itong code na to. So ikakopy nyo siyang ganyan, then recently pupunta kayo dito sa Super Widgets Pro, click nyo lang itong preview background, tapos ipipaste nyo siya dyan. So ayan, makikita nyo naman yung kulay violet nya. So ayan yung magiging kulay nya. Kung gusto nyo baguhin yan, i-adjust nyo lang ito. Kanyari, green ang ipapalit nyo. So, hanap kayo lang kulay dyan. Kung anong gusto nyo yung green, may dark, may light, yan, may green na green. So, ito yung kukopihin nyo para ipapalit nyo siya dito sa code na to. Kung gusto nyo baguhin. So, ganun lang yung pagpapalit ng color code. Kailangan meron kayo nito. Super Widgets Pro. Meron akong link nyan dun sa mga... sa tutorial ko na mga about sa XML, meron ako nilagay na link niyan doon. Pwede niyo rin yan i-download doon. Tapos yung the rest, ito halos karamihan na to, itong mga to. Sa Play Store lang yan meron. Yan. Lahat yan sa Play Store lang yan meron. Ito sa browser yata pwede mo download to eh, kung walang link. Alam ko meron ako nilagay nito sa mga tutorial ko eh. Ito, meron ako nilagay niyan. So okay, balik tayo dito. Bago kayo lumabas dito, pag na-edit nyo na, kunyari, na-edit nyo na siya, click nyo lang itong edit. Kunyari, na-edit nyo na siya. I-click nyo lang yung save. Ito, yun na sa taas ito. Yung save na yan. Bago kayo lumabas. So, ayan yung pag-i-edit ng Teams, tsaka pagbubuo ng full Teams. Magsimula muna kayo. Huwag muna kayo mag-full Teams. Mag-semi muna kayo. Pag-aralin nyo muna itong calculator, clock, music. Yung BBK music, ayun naman yung ito yun, sa music niya. So ito yung laman ng music niya, so ayan. Ito yun. Kaya mas maganda talaga kung meron na kayong base Teams na halos kompleto na yung module niya. So ayan yung music niya. Ayan. Ito, i-upload ko tong Teams na to for free, yung Little Prince. Kasi paid Teams to, gagawin ko na lang free para may guide kayo.
Ito yung pwede nyo itong gawing guide. Kasi halos kompleto na to eh. Ayun o, kompleto na to sa ano, sa mga file niya. I-edit nyo na lang siya. Ayan. Like for example, itong keyboard na to. Kung hindi nyo alam, pwede naman kayo magtanong sa akin. PM nyo lang ako para may guide ko kayo kung paano yung kumpara sa inyan, anong i-edit dyan. Makapansin nyo naman yan. Kunyari, itong launcher to na to. Ang launcher to, ito yan. Yung buong file na to. Yan yung ini-edit yung pangalan ng icon. Tapos itong mga, yan yung wallpaper na to sa likod. Sa launcher to, makikita yan. Pag nahirapan kayo kung saan hahanapin yan, pwede rin kayo magtanong sa akin para may guide ko kayo. Kasi hindi, ano, marami. Yung mga nagsisimula din dati na gumagawa ng Teams, halos lahat naman yan nagtanong sa akin eh. Ay ngayon, marunong na sila. Kaya binabaliwala na nila ako. Kaya yung mga gusto pang matuto, yun lang, pwede kayong magtanong sa akin para ma-guide ko rin kayo sa lahat ng gusto nyo pang malaman. Tsaka tungkol din sa mga ano, hindi nyo alam, pwede nyo itanong sa akin. Pwede rin kayo gumamit ng mga craft teams. Kung gusto nyo, ayaw nyo gumamit ng mga ano, base teams na ganito, pwede rin kayo gumawa ng teams gamit yung craft teams. So mag-upload ako rito ng ibang mga crack teams. Meron akong tutorial kung paano mag-crack ng teams eh. Pero ano yun, itong gagawin kong susunod na ano, mas madali mag-crack tsaka ng mag-crack ng teams. Para may magamit ko yung base dito sa teams na gagamitin nyo. Like for example, itong teams na to, yan. Paano ba yan ini-edit yung ganito, nababago yung wallpaper, nababago lahat. So andito lang makikita yan sa, hahanapin nyo lang yung BBK teams. So ito, dyan yun, makikita yung laman nun. Lahat ng edited na icon dito sa loob ng Teams na to, lahat yan, makikita nyo dun sa loob ng Teams. Like for example, ayan, katulad ng mga album. Dun nyo rin makikita yan, hanapin nyo lang yung gallery dito, kasi nasa gallery siya. So ito yun ha, i-extract nyo lang siya. FM radio, pwede nyo rin i-edit. Dream music, yung dream music, ito yan. Ito. Ayan yung dream music. Tapos ito naman yung dream clock. Iba yung BBK clock sa dream clock. Ang ito, dream clock to. Pag may mga dream sa unahan niyan. Sana pa sa harapan na inyo makikita mo dun sa harapan ng ano. Eh itong clock kasi na to, BBK clock to. Ito yung dalawa yan. Ito yung dream clock. Ito. Tapos ito yung dream music. Iba rin yung ito, yung clock tsaka yung music, iba rin yan. So, ayun, para magkaroon kayo ng idea, mag-download muna kayo ng base na teams na pwede nyo gamitin para sa, depende kung anong teams ang bubuhin nyo. Kunyari, Hello Kitty, pwede nyo gamitin team base to kasi lahat na halos ng kailangan nyo andito na. Kaya yun nga, pag-aralan nyo muna mag-compress tsaka mag-extract ng teams kung paano siya ginagawa, yung pagbubukas ng mga module na to, tsaka kung paano siya binabalik sa dati, tsaka kung paano, tapos i-upload nyo na siya. So ayan, kailangan nyo lang ng, ang pinaka-importante is yung base teams na gagamitin nyo para magkaroon kayo ng base dito sa pagbuo ng sarili nyong teams. So sa totoo lang, sobrang hirap talaga nito kasi sa dami nyan, ang hirap bumuo ng full teams. Kaya yung ibang magtitinda ng teams is sobrang mahal dahil mahirap talaga siyang gawin. Ang dami niyang ini-edit, tapos ang dami niyang medyo mabusisi, depende sa teams na bubuhin. Katulad ng mga Hello Kitty, kailangan malawak ang imagination mo dun kasi ang dami mong design na gagawin. Like for example nito, yan. Yan yung mga yan. Ang dami niyang ano yan. Talagang pag-iisip mo, pipigain talaga yung utak mo dyan kung paano mo gagawin yung mga design na ganyan. Kaya yung mga nagnanako ng teams doon tapos nire-resell lang, akala nila ganun-ganun lang kadali magbuo ng teams. Kaya kawawa ka kapag nahuli ka ng may-ari kasi talagang ipopost ka talaga nila na ganun. Kasi akala mo ganun kadali bumuo ng teams. Hindi, sobrang hirap niyan, lalo na kung may trabaho ka, tapos sisingit-singit mo lang to, okay lang. Pero hindi yung binili mo tapos i-resell mo siya ng mas mura, kawawa naman yung pinagbila mo, di ba? Kung sa'yo rin naman gawin yun, siyempre magagalit ka rin. So,
yung mga gustong gumawa ng teams. So yun lang yung tip ko sa inyo sa pagbuo ng teams. Alright, sa lahat pa sa lahat ng nakasubaybay sa channel ko, maraming salamat. At sa pa-subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko para updated tayo sa mga tutorial at sa mga teams na darating pa na may mga dadagdag kasi ng mga bagong code ngayon sa bagong version ng Android sa Android 10 tsaka 11. So yun, pwede kayo mag post dito sa mga yan, ito sa mga group tsaka mga page na yan. Pwede kayo magtanong dito para malaman nyo kung ano yung mga gusto nyo pang malaman. Yan, katulad ng mga post na ganyan. Pwede kayo mag-post dito para matulungan din namin kayo kung sakaling alam namin din yung tanong mo. So, ayun lang sana makatulong ng konting idea na binigay ko po sa inyo. Alright? Alright!